Okay guys, so nandito tayo uli sa ating ano, sa ating site. Bali, tinesting natin na ano, na magano biyahe ng ano, ng motor ang gamit. So, inabot lang kami ng mga less than 1 hour sa traffic pa 'yon. So ito na 'yung ano niya. Ito na 'yung ating wait lang. At wala akong bakam dito. Walang ano. So makikita nyo, medyo may mga naka, ano na, nakalatag na. May mga bakal na yung poste. Ayun, tapos na rin yung ating Pozo Negro. Medyo may ano na siya. Ano siya. Ito yung sa may ating CR. So, pang ano pa lang nila to. So, ito na yung mga nagawa. Ayan na, nakaporma na yung ano, mga poste. Nabubusan na lang yan. Ito yung location ng ating CR, yung box na yan. Tapos doon, nandoon, ayan, okay na yung ating Pozo Negro. Pinapatuyo na lang. Ayan. So, konti na lang yan. Ang bilis nga nila, ilang araw pa lang yan. Nagbiyahe tayo dito gamit motor lang. Pakita ko sa inyo yung ano. Ikot-ikot natin dito. Maliit lang naman to. Bale, ito na ngayon yung nagawa nila. Pang second day yata to, third day nila na ano, na work. Na plat na nila yung ating mga ano. Yan yung mga lupa. Tapos, nakapagkabit na rin sila ng mga poste. Yan yung mga bakal. Bubuusan. Naka-ready na yan. Ito, naka-ano na rin. Yan. Tapos, dito banda. Dito banda sa ating... Ito. Itong labas. Ito yung magiging open area natin, guys. Ito na yung Pozo Negro. Ayan, medyo malaki siya. Kasi ang ano niyan, preparation niyan for dalawang bahay. So yung kabilang bahay, dun yan, sa kapatid ko. Pero as of na wala pa kasi, so pwede pa namin gamitin yan. Ito yung foreman natin si Kuya. Foreman siya pero mag-isa lang siya. Foreman pero mag-isa lang siya. Dun yung mga, ito yung mga materials na ano. Andiyan yung semento, buwang, saka yung ano. Hindi natin natuloy yung gamit natin na ano, panel boards, yung SCR. Pero siguro pa nagka-budget. Di kasi kinaya ng budget namin. Medyo mahal. So, nagtipid mills muna tayo, guys. Pero ayan siya. Ito tayo sa ano. Ito yung pinakabungad niya, no. So, ito, ano na yan, main road to. Tapos paglabas doon, main road din yan.
Bale, ito yung ano niya. Yung itsura niya. Kapag ka. Yan. So, yung part na yan, yun yung gagawin bahay. So, ang sukat niyan is mga nasa 17 or 18 square meters. So, 3.5 by 5 yan. Medyo nausog pa nga ng konti doon. Pero okay lang. Importante naman mabuo yung bahay. Na naman problema kung medyo lumit siya ng konti. Kasi ang ano naman namin yan is lalagyan natin ng ano. Ng parang mezzanine or ang tawag nila doon. Parang loop ba yan? Ganun. Hindi naman ko. Basta mezzanine. Yan. Parang mini second floor. Na, naanon nila. So, as of now, yan pa lang yung ating achievement dito sa ating ano, bahay na pinapagawa. Sa mga susunod, tingnan natin kung ano pa yung mga ano natin. Mga updates. Okay, so yan lang muna, guys. So, yung ating kasama. Yan, guys. Mama nyo pagod na. Ito yung ano. Dito siya. Ganito siya pag sa labas. Ayan. Naka-elevated yung ano, yung bahay. So, medyo taas siya. Enter dito sa ano. Okay. Ayan. Nandiyan yung ano. Ayos din, di ba, guys? Makikita natin.